Hello guys, maraming natatanong dito guys kung magkano nga daw ang gagastusin dito sa Sweden. Kapag dito ka nakatira guys, so yung sasahurin mo dito is tama lang talaga sa'yo. Pero kung dito ka titira tapos may papadalan ka sa Pilipinas na kailangan mong papadalan every month, so siguradong medyo mahirapan ka guys. Pero depende din yun guys kung magkano yung sahod mo dito at saka depende sa'yo yun kung ano yung lifestyle mo. Ganun yun. So kung magastos ka, so wala ka talagang maiipon at saka wala talagang matitira sa'yo sa sahod mo. So ganito guys, ibigyan ko kayo ng idea. Yung apartment lang dito guys is naghahalaga na ng 5,000 to 10,000 kronor. So, halimbawa, yung sahod mo dito is, sabihin na natin, 23,000 o 25,000, ganun. So, palagyan na natin 25,000 ang sahod mo, guys. Tapos, babawasan ng tax yan. So, magiging nasa 21,000 na lang matitira sa'yo. So, ganun. So, yung apartment mo, kung halimbawa, nagbabayad ka ng 6 or 7,000, so, limawa, palagyan na lang natin kasi nag-iisa ka, maghahanap ka talaga ng mura. So, palagyan na natin na 5,000 yung apartment na nahanap mo. So, yung 5,000, bawasan natin dun sa sahod mo na natira. So, sa 21,000 is may 16,000 ka pa. So, halimbawa, yung sa pagkain mo at saka yung lahat ng pangangailangan mo, palagyan na natin is 5,000 a month ang magagastos mo. So, bawasan natin yung 60,000 minus 5. So, magiging 11,000 na lang guys ang natira sa pera mo. So, dun sa 11,000 guys, bawasan na lang natin yon, bawasan pa natin yon sa transportation mo. So, palagay na natin is nagbabas ka. So, may bus dito guys na bibili ka lang ng card. So, halimbawa babayaran mo, hindi ako sure, siguro palagay na lang natin is 700 a month yun for one month na yun guys. So, magkano na yun? Sa 11,000 is minus 7. So, magiging 10,300 na lang ang natitira mo. So, ngayon, yun guys. So, sa palagay na natin may 10,000 ka every month na natitira. So, medyo malaki na rin yun guys. Kung ganun ang sahod mo guys, tapos nag-iisa ka, so nandito ka sa Sweden, so okay na yung sahod mong ganyan, na nag-iisa ka, at wala kang iniisip na ibang gastusin at ibang tao na dapat mong tulungan. So, medyo okay na yun guys. Pero magpapadala ka sa Pilipinas, yun na nga ang sabi ko sa'yo, na depende talaga sa'yo yun. Depende sa kung magkano yung gagastusin mo at gaano kakatipid. Ganon. So, yun lang muna guys. At siguro marami pang gagastusin na hindi ko nababanggit. Kaya, isa lang yun sa mga idea kung paano mabubuhay dito sa Sweden. So, bye for now!